Ang daming gumugulo sa isip niya. Si Elora, ang kanyang internship, ang kanyang graduation at ang demonyong si Olive. Her jaw clenched. Papatayin ko siya. Hindi niya alam na isatinig niya iyon habang nakatulla sa kawalan. Agad na napakunot noo si Asher at kinurot siya sa pisngi. We will fix Olive after this. Just hang on, okay? Napabuntuhin nga si Kiana. Para natauhan siya bigla sa kanyang sinabi, kaya tumango siya kay Asher. He kissed her again but this time on her forehead. Nang umalis to, tahimik siyang naupo sa silya. Magbabantay lang siya ulit sa labas ng pinto ng ICU. Okupado na naman ang isip niya ng mga dalapen niya. Pero maya-maya nakita niya ang lola niya na napaparating. Apo ko! Ani yun sa kanya. Lola! Ani niya. Sabi po ni Doc, normal na raw po ang heartbeat ng baby at saka blood pressure. Kahit papaano, ay masaya niyang sabi dito. Talaga? Masaya din itong tanong. Lalabas na ba siya dyan? Hindi ko po alam, la. Nakasalubong ko si Asher. Hindi ko naman nakausap at mukhang nagmamadali. Pero ang sabi sa akin, samahan ko raw rito mamaya. Ayos lang ba? May dala akong sabaw. Magpahinga raw po kayo at huwag na kayong magpakapagod. Sa mga ahensya, dahil siya na raw po ang bahala. Ano bang papel niya sa buhay natin, apo? Nakaarkong kilay na tanong naman ni Ellie kay Kiana. Mahal niya raw po kami, la. Ngumiti ito habang nakatitig sa kanya. Balagay niyo po, la. Ayoko na nga sanang isipin. Kaya lang di rin maiwasan. Eh hindi naman imposible yun eh. Mabuti kong babae kahit mahirap tayo. Sa nakikita ko naman ay mukhang tapat si Asher sa sinasabi niya. Nako, kung ibang lalaki lang, di ka napupuntahan dito dahil sa bigat ng problema natin. Pero narito siya at sinasamahan ka. Tumayo ito nang hindi siya umimik. Sinilip si Laura sa salamin. Sa kwarto ka na muna, ako na dito. Matulog ka dahil pagising ng anak mo, ikaw naman na may sakit. Opo, la. Paubaya mo ng lahat sa Diyos. Huwag kang matakot. Kung anong kalooban niya, yun ang masusunod, ha? Tumango siya. Muli siyang tumayo at sinilip si Elora. Matutulog lang ako, anak. Babalik si mama mamaya. Sana gising ka na rin. Si Mang Agosto, la? Inihatid lang ako dito kasi may nakisabay na kakilala. Pagkatid daw, babalik dito para tingnan ang apo namin. Sige po, wala pa po bang tawag si Tia? Ang sabi, hindi na raw siya makakauwi kahit to gustong gusto niya. Balitaan daw natin siya parati at huwag ka raw mawawala ng tiwala sa may kapal. Marami ka na raw pagsubok na pinagdaanan pero nalagpasan mo daw lahat. She nodded though it's hard. Hindi naman siya nawawala ng tiwala sa Diyos. Kaya lang masakit sa kanya ang nangyayari. Pero kailan ba siya pinabayaan ang langit? Hindi, kailanman. Yung cellphone mo nga palang nawala. Ibinalik ni Erning sa bahay. Alam daw niyang sayo dahil sa litrato sa screen. Nariyan sa loob ng bayong. Ngumiti siya. Salamat at nakabalik sa kanya ang regalo ni Don Benedicto. Tumalsik kasi iyon nang mabangga sila. Hindi niya na naisip pang hanapin iyon dahil mas dapat niyang unahin ang anak niya. Naglakad si Kiana pabalik ng kwarto. Dala ang bayong. Hindi niya inaasahan na sa pagliko niya sa pasilyo, matitilihan siya na makita si Olive. Her initial reaction was madness. Tumigas ang mukha niya at di niya naisip na umangat ang kamay niya. Tsaka niya malakas sa sinampal si Olive. Aray! Anito, sapo ang pisngi. Aray? Galit na tanong niya na may kasamang panlalaki ang mga mata. Kulang pa yan sa lahat? Bilangin mo ang mga kasalanan mo sa akin. Isama mo na rin ang kayabangan ng kapatid mong retokada. Aray! Sa tingin mo, hindi masakit ang lahat para sa akin, ha, Olive? Gusto mo kalad ka rin kita papunta sa ICU para makita mong batang binangga mo? Maluhaluha siya sa galit. Gusto niya itong sigawan pero nilulugar niya pa rin ang kanyang sarili. Alam niyang nasa ospital sila. It was an accident. Anito pa. Aksidente na ikaw ang may gawa. Tapos ngayon parang wala lang nangyayari habang ang anak ko, hindi ko alam kung magigising pa. Tuluyan siyang napahigpi. Dito nakaimig. May nakita siyang kalituhan sa mukha nito. Ang dami mo ng utang sa akin, pero ang pinagmamalaki yung utang mo sa buhay ng anak ko? Magkaparehas kayo ng tatay mo. Gigil na sambit niya, tsaka marahas na pinahid ang luha habang pumapatak. Ayokong makulong, Kiana. Kaya kita tinatanggihan noon. Yun ang sabi ni Dad sa akin dahil malaking iskandalo kung madadawit ako sa iyo, pero sige. Kung gusto mo ngayong malaman kung sinong ama ng anak mo, ibibigay ko sa iyo. Ambag ko na lang sa sitwasyon mo, sa buhay at sa anak mo. Hindi ako naging interesado sa ambag mo. Aniya. Ngayon naglalagpasan niya ang lahat. Bakit pa?
they can survive without that demon. Ipagdadamot ko sa anak ko. Kahit na nandito siya at kailangan ng ama. Sana naisip mo yan nung nasa labas ako ng bahay ninyo at buntik akong makunan pero tinalikuran niyo ako. Garalgal na sabi niya rito pero nagpaturi ang babae. Apat na lalaki nagpasa-pasa sa iyo. Mga may tama ng alak. Hindi ko alam kung sino sa kanila pero kung itsura ang pagbabasehan sa anak mo, mukhang kilala ko kung sino sa apat na yun ang ama. Naparanok si Kiana. Napatanga siya. Apat na lalaki. Ganon karami ang nagpalit-palit sa kanya nung gabing yun. Diyos ko. Para siyang nandiri sa sarili niya at gusto niya na baklasin ang kanyang balat. Sa isang iglap para siyang ibinalik sa kahapon sa lugar na yon na hindi niya alam. Forlan, Jonas, Brent, and? Parang nabitin ang paghinga ng dalaga. Di niya alam kung kakayanin niya ito. Isipin pa lang ang pangalan ng hayop ng mga lalaki. Parang gusto niyang pumatay. Yaya! Tawag ni Asher sa matandang kasambahay na mapansin niyang bukas ang pinto ng lumang master's bedroom. Nakapaghanda na siya para pumunta sa ospital. Nagmamadali siya sa totoo lang. Parang aligaga siya at hindi nga malaman ang unang gagawin. Kahit na wala naman talagang dapat na ikalito. Excited lang siyang bumalik sa ospital. Maya't maya ang tingin niya sa smartphone kahit na nasa meeting siya kanina. He did not want to miss anything from Kiana, especially that Elora was in a bad situation. He could not afford to hear any news. Never again. Natanawan niya ang matanda na nag-aayos ng mga gamit sa loob ng isang antigong aparador na ang pinto ay glass nang dumaan siya. Oh, alika rito at naisip kong tingnan ang mga litrato niya noon. Tango sa kanya ni Marla nang sumilip siya sa pintuan. Nilibot lang niya saglit ang mga mata sa buong kwarto dahil ngayon na naman lang niya ito makikita. Parati yung nililinis ni Marla, isang beses sa isang linggo. Naroon kasi lahat ng alaala ng mga magulang niya mula sa ilang piraso ng alaala ng kabataan ng kanyang mga magulang. Yaya talaga, namimiss na naman ako. Anyway, aalis ako, I will not sleep here. Tomorrow, ipapasundo kita sa tauhan at may sasamahan ka sa ospital. Sino? Bukas ba ika mo ay maraming gagawin si Yaya? Ganun ba? Napatigil siya at nag-isip. Si Mariposa na lang muna pero bahala na. I will just call. Baka naman pala pumunta si Lola Ellie sa ospital. But we need help if Elora wakes up. Ikaw lang naiisip ko, Yaya. Aba oo, walang problema. Basta wag lang bukas kasi may nakaschedule ako. Okay, yeah. I'm going now. Tumalikod na siya. Sandali. Tingnan mo nga tong litrato ng mami mo noon. 6 taon na siya. Napakaganda. Sa sunod na lang, yeah. Medyo nagmamadali ako eh. For sure, mommy was so pretty. Kaya nga siya hinabol-habol ni daddy. He smiled at the old woman. Ngumiti rin yon sa kanya. Mag-iingat ka. Thanks, yeah. I will. Mag-iingat talaga siya dahil may mga tao pa siyang gustong makita, protektahan at mahalin. Hindi po pwedeng may mangyari sa kanya. Paparan na si Nakiana at Elora. Salamat sa dali niya at inahabilin sa kanya ang mag-ina. Kung hindi, hindi rin siya sasaya ngayon. Asher did not start the engine. After he fixed the seatbelt, bigla niyang naalala ang ina. Bata pa siya ngayon na mamatay at bata pa rin siya nang huli niyang makita ang mga litrato noong kasal sa kanyang daddy. Other than those wedding photos, he saw nothing. Sayang kung hindi siya nagmamadali at tinitingnan niya ang mga sinabi ng yaya niya. Next time, mom, siguro tuwang-tuwa yun kay Elora kung magkikita ang dalawa. Mahilig daw kasi sa bata ang ina niya. Elora? Napabuntong hininga siya. Naisip niyang kamustahin ang pinsan niya. Any development? Tanong niya sa pinsan. Negative ang sagot nila. Sino yan? Ang ganda. Buisit. Mahirap to, insan. Kung gusto ka naman ni Kiana, hayaan mo na umanang bata. Wala na tayong magagawa. Napakarami nilang miyembro. Just be a father to the kid. Yun naman ang mahalaga eh. Hindi mo naman kasalanan kung ganon nga ang nangyari. But it feels like I owe her something. Look, ako may pakinanoon at hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanya. Kapag dalaman na niyang totoo na ako ang alpha ng sinalihan niyang frat, you better tell her. You mean, now? May mga pinagdaraanan siya. Soon after this, paragay ko hindi na siya tatanggap ng tulong sa'yo kapag nagalit siya. Pero since matalino naman siguro siya, baka naman maintindihan niya at wala ka namang kinalaman sa nangyari kahit pa ikaw ang founder. He doesn't think so. Siyempre, sasama ang loob ni Kiana and Lucas had a point. Baka kapag magalit si Kiana, tanggihan na siya.
He cannot let it happen. Not now that Shibali needs him. Sinong tatayo sa tabi nito kung magpapalit pa sa kanya? Saka na lang yun magalit kapag naibigay na niya ang lahat ng kailangan. Full, ani niya sa sarili. At kailan pa siya naging ganito? Ngayon lang, dahil sobra siyang tinamaan. She could not help but cry. She was so angry and tired. Ang sinasabing pagpahingay na uwi sa bangungot. Napabalik wa siya ng bangon dahil parang kahit sa kanyang pagkakaidlip, naririnig niya ang boses ni Olive, Wolf Zubiri. Para itong bombang paulit-ulit sumasabog sa kanyang tenga. Yon ang pangalan na sinasabing lalaki na baka raw ama ni Elora. At si Wolf, Wolf Zubiri? Ngumiti si Kariana. Hilaw ng ngiti para isampal sa mukha ni Olive na wala siyang pakialam. Gusto mong maniwala ako sa'yo? Yon ang pang-insultong tanong ng dalaga sa babae. Sinungaling ka, diba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo itanggi? Nakakilala mo ko? Best actress ka eh. I did not wonder that you were the president of the drama club when we're still in high school. Tapos ngayon, babanggitin mo ako ng pangalan ng mga iho di putang lalaki? Ano malay ko kung saan basurahan mo lang sila pinulot? Nanlalaki ang mga matang sambit niya. Oh, come on. Hindi siya basta-basta. Mayayaman sila kaya't wala silang takot eh. Got that? Modern na ngayon ang panahon. Usong magpa-DNA. Ikaw ang gumawa para makasiguro ka. Do not be stupid. Yun na lang may tutulong ko sa'yo, at least give him the responsibility for this. Responsibilidad baka mo? Ihanda mong milyones mo dahil ikaw, dinuro niya ito. Ikaw ang gagastos sa lahat ng bayarin dito, hanggang braces ng anak ko sa likod. What? What? Mataray na gagad niya. Anong akala nito, wala siyang tinatagong taray sa katawan? Huwag kang magulat, dahil yun ang mangyayari. Ikaw ang nakabangga, kaya ikaw ang magbabayad. Sabihin mo, at least give him the responsibility for this. Responsibilidad baka mo? Sabihin mo sa daddy mong ugod ng galing na West na maghanda siya dahil ibabalik ko sa iyo ang karma. At tungkol sa mga demonyong binanggit mo, sabihin mo mamamatay na sila. No! Anito. Odette, karapatan nilang makita ang bata kahit mamamatay na. Muling umigkas ang kamay ni Kiana sa mukha ni Olive at hindi siya nasiyahan. Hinaklit niya pa ang babae sa buhok. Napakawalang hiya mo talaga. Halika't ikaw ang papatayin ko. Gigil niyang sabi sabay kaladkad pa dito. Aray, Kiana, bitawan mo ko. Okay. Ani at sa kamarahas na pabalya niya itong tinulak. Dumaosdo si Olive sa sahig pero siya ay hindi kumukurap na nakatitig dito. Oras na mamatay ang anak ko, ihanda mo rin ang kabaong mo, Olive. Dahil ang taong wala ng saysayang buhay, hindi matatakot na pumatay. Naparunok ito ng laway. At nakita siguro nito na hindi siya nagbibiro. Hindi talaga siya nagbibiro. Kapag wala si Elora sa kanya, totoo na wala na rin saysay ang lahat. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Walang kahit anong panukat ang pwedeng gamitin doon. Kapag naging nanay ka, malalaman mong pakiramdam. Yun ay kung may pakiramdam ka. Kasi sa tingin ko wala. Puro ka lang katarayan at kaartehan. Singhal niya rito. Nakita niya na iba pang nurses pero wala siyang pakialam. Akala mo nakaligtas ka na? Hindi. Pagbabayarin kita sa lahat, mamatay o mabuhay man ang anak ko. Tumalikod siya at saka hiniya ang tumulo ang mga luha niya na ayaw niyang ipakita sa babae. Olive will only mock and laugh at her if she does that. Kahit na sa loob durug-durug na rin siya, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa babaeng yon. Nakakatawa na nakakahiya ang babae na wala silang kahit anong arrangement sa kaso na hindi nga siya nagpa-areglo. Basta lang sinabi sa kanya ng pulis na makakalaya ang babae at parang siya ang may kasalanan sa aksidente. Napatigil siya sa paghikbe nang bigla bumukas ang pintuan ng walang katok. Sumungaw doon ang ulo ni Asher, sabay ng pabango ng paligid. Pumasok ang mga ito at nilapag ang pagkain sa mesa habang siya nakatitig lamang sa mukha nito. Namewang ito kapag kuwan at inintay na makalabas ang mga lalaki. Tsaka isinara ang pinto. Lola Ellie left. He said and walked towards her. Natutulog ka raw kaya hindi ka naginising? She said and she knew I'd come at 7. Si baby? Tanong niya. She's still asleep. What's the matter? Naupo ito sa silya at sa may harap niya. Si Olive. The bitch. Agad nitong sabi sabay iling. She cannot escape forever, Kiana. Si attorney nang bahala sa kanya. Kahit ang mga otoridad na sumunod sa gusto ni Tito Fred or Frederick rather, mananagot. Hindi ito pababayaan ni attorney. They will pay for this and the price is not cheap.
Si Olive, may sinabi siya. Ano raw? Yun nakabuntis sa akin. Ah, what about that man? Mainit ang ulong tanong nito. Apat, gusto niya nang humikbi. Hindi ito nakaimik matapos ay hinawakan ng kamay niya. This is a sensitive topic. You cannot bring it up if you feel like you don't want to. Hindi, kaya ko naman. Apat daw na lalaki. May pangalan sila. Tapos ang mukha ni Elora dun sa isa. Yung Wolf Zubiri? Napakunot noo ito. Wolf Zubiri? Ulit ito sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Asher. Magpa-DNA daw ako. Sasabihin daw niya dun sa mga lalaki ang nangyari? Damn! Why is she doing this right now? Nasa gitna ka pa ng problema. Eh kasi para doon malaman kung sinong ama bago mamatay si Yesh. Umagulhol siya at muling nakaramdam ng panghihina. She will not die. Do not believe that woman, Kiana. Magpa-DNA ka kung gusto mo pero huwag mong paniniwalaan na mawawala si Yesh. And whoever her father is, I will not back off. Ako pa rin. Ang magiging papa niya kahit anong mangyari. Kahit pa isang daan ng mga lalaking gumalaw sa'yo, ako pa rin. Tumayo ito at niyakap siya sa ulo. Yumakap siya sa bewang nito at umiyak lang. Gusto ko naman maging matapang eh. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Nahihirapan akong nakikita ang anak kong ganito. Simpleng sugat ng sakit-sakit ito pa kaya? Hinagpis niya. I know. I understand how you feel. Just keep on holding on. Hayaan mo muna ibang problema. Hayaan mo si Olive ha? Tumango siya. Pero paano kung dumating ang mga lalaki? Baka mapatay ko sila? Shh! Walang Elora kung walang sila. Hindi siya nakasagot. Tama! Tama ito. Kung walang initiation, walang Elora ngayon. Wala siyang baby na mabait at maganda, mahal na mahal siya, magalang at may malasakit sa kanila. Hindi na nga nakuha pang sumagot ng dalaga, lalo pa nang tumunog ang intercom sa kwarto. I'll take it. Asher abruptly said and just caressed her head before walking towards the intercom. Pinindot itong aparato habang nakaharap sa kanya. Jesus, we'll be on our way? Anito kaagad kaya naman napatayo siya at tataranta. Ano nangyari? Bulalas niya na may kasamang iyak. Mabilis kumilos si Asher at pumunta sa pintuan. She was shaking. Hindi! Aniyak sa kahalos mapalupasay sa sahig. Binalikan siya ni Asher at pilit na itinayo. Let's go babe. Let's go. She needs you. You have to be there. Umiiyak siyang umiiling. Kahit biktima siya ng pagpapalapastangan, minahal niya ng buong puso ang batang bunga nun. At alam yun ng Diyos. Kaya walang dahilan para bawiin sa kanya si Elora. Kung anuman pinagdaraan ang sakit ng anak niya ngayon, ay sana mawala na. Diyos ko, parang awa niyo na po. Hiling niya sa isip. Doon pa rin siya kumakapit kahit ang sakit-sakit na. At hindi niya na maunawaan ang nangyayari. Pilit na nilakasan ni Kiana ang kanyang loob. Nang iangat siya ni Asher, inangat din niya ang katawan niya mula sa pagkakaupo sa sahig. Maluha-luha ang mga mata nito nang tingnan niya, pero tinanguan siya. Let's go, he said and held her hand. Tuluyan siyang sumama rito habang umiiyak.